Yeah, it's for the players out there. Check out this dope shit, man. Pay is never down, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay. Hustling for my baby, trying to play in my state. I ain't staying in the matrix, really trying to get my papers. It's for the players. Pay is never down, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay. Hustling for my baby, trying to play in my state. I ain't staying in the matrix, really trying to get my papers. Ito na nga, so in this video guys, isa-isahin natin ang bawat SRP, down payment at monthly installment ng mga motor nila this month of October. Kaya naman tara, samahan nyo ako ikutan yung mga motor nila. Let's go! Para sa presyo ng pang-offroad ng motor ni Honda, uumpisahan natin dito kay Honda CRF 250RX. So meron silang available dito na unit which is isa lang. So color combination guys is red, black, white at saka a little bit of blue. So for this month guys, meron siyang updated price na 469,000 pesos. This one guys is 2022 model. So nakalagay dito guys is cash only. So meaning wala po siyang hulugan, wala po siyang down payment installment. Mabibili nyo lamang po itong motor na to spot cash. So ito guys, na pang-offroad na motor ni Honda is non-street legal. So meaning hindi siya pwede gamitin ninyo sa city, pwede nyo lamang po siyang gamitin pang gaming. So kung naghahanap po kayo ng maganda yung torque at power sa pang off-road na gaming, I highly recommend this one. So this one guys is wala pong headlight, wala din po siyang dashboard, wala din po siyang side mirror, taillight, wala po siyang ganon. Kasi nga po itong isang to is pang gaming lang at hindi po siya pwede sa city. So yan guys, kung interested kayo dito at gusto nyo ng full review, i-check nyo lang po sa aking YouTube channel itong CRF 250RX kasi po na-review ko na din po itong motor na to just in case interested po kayo. Pero kung naghahanap naman din po kayo ng street legal na pang off-road na motor ni Honda, meron din po silang available dito na 2023 model XR150L color white. Tsaka meron siyang combination na red at tsaka black. So for this month guys, meron siyang updated price na 96,900. Ayan, kung bibilhin nyo ng spot cash. Tapos yung down payment naman po is 7,461 at monthly for 3 years na 4,539. At syempre hindi naman po mawawala yung rebates na 200. So this one guys is 150cc. Pero itong isang to guys is naka disc brake sa front, naka drum brake pa rin naman po sa likod. So kung naghahanap po kayo ng medyo murang-murang pang off-road na motor ni Honda, I highly recommend this one kasi nga napaka-modern na din po nito at bagong model na din po ito. Tapos meron na din po siyang rear carrier na kung saan pwede nyo pong mapaglagyan ng mga gamit nyo kung gagamitin nyo po ito pang bundok kasi nga po pang off-road din po siya. So yan po yung tire niya guys. No, medyo spiky na din. Tapos yung allowable allowance lamang po pag maglalagay po kayo ng gamit dito sa likod is 5 kilograms. So meaning wag na po kayong maglagay ng mas mabigat pa dyan kasi may tendency masisira yung balance ng motor na to. Ayan, kasi marami akong nakikita nilalagyan nila ng isang sakong bigas dito tapos may angkas pa. So hindi ko po yung nire-recommend. So if I were you guys, para mas mapanitili ninyo yung performance ng motor na to, syempre yung kanyang mga accessories na hindi madali masira. So since may nilagay naman dito si Honda kung ilang bigat lang yung pwede nyo ilagay dito, eh sundin na lang po natin. So sa taillight guys is naka bulb type pa rin, turn signal is ganun pa rin, maging yung kanyang headlight is naka bulb type. Tapos sa dashboard naman niya po is naka, ayan, analog pa rin guys. Tapos nandito yung kanyang turn signal indicator, high beam, low beam at neutral indicator. So meron na din po siyang malaking fuel tank capacity sa mga switches, ayan. So kung gusto nyo po ng full review ko po nito guys, pwede nyo po i-check sa aking YouTube channel kasi na-review ko na din po itong Honda XR150L. Pero kung naghahanap naman po kayo
ng mas aggressive pa sa kanya. Meron din po silang available dito na Honda CRF 150L, and this one guys is street legal pa rin po, no? Same lang sila ni XR 150L. So meron silang available color variant dito guys na black, red, a little bit of white combination at color red. Ayan. So this one guys is naka fully digital instrument panel. And pagdating sa headlight guys, check natin. Bulb type, turn signal, naka bulb type. So yung lamang niya po dito kay XR, naka inverted na po yung kanyang telescopic fork suspension. Single hydraulic disc brake with dual pot piston brake caliper sa front. At sa likod naman po, si XR kasi is naka drum brake, while itong si CRF guys is naka disc brake. Ayan guys, mayroon din po siyang malaking fuel tank capacity. So, malayo-layo na din po yung matatakbo nyo nito before pa kayo magpapagasolina ulit. And at the same time guys, itong motor na to is nire-recommend ko kung halimbawa gusto nyo po talagang pang-offroad na motor at hindi pa kayo masyadong hasa sa mga ganitong klaseng motor. Maganda po kasi ito pang beginner din, no? Kung halimbawa marunong na talaga kayo mag-clutch tapos may katangkaran kayo at gusto nyo ng motor na pang-offroad pero hindi nyo pa masyado kabisado yung torque at saka power, mas mainam na ito muna yung bilhin nyo, si CRF 150L. Ayan. So, kung ayaw nyo naman po ng black-red combination, meron din po silang red, white, and blue combination. Same lang po sila ng price, guys. So, ayan. Ngayon, tatalakayin natin, guys, yung kanyang presyo. So, meron siyang updated price, guys, na 147,900 kung bibilhin nyo po ng cash. Ayan. Tapos kung gusto niyo ng hulugan, yung down payment niya po is 11,388 at monthly for 3 years na 7,301. At syempre, meron din po siyang rebates na 200. At naka-promo din po pala itong si CRF 150L. So magle-less po tayo ng 2,000 sa kanyang down payment, so magiging 9,388 na lamang po. Yung kinaganda kasi dito sa mga motor ni Venus, guys, SRP po talaga sila, hindi po sila pumapatong ng libo dito sa kanilang mga motor. So kung ano po yung nakikita nyo sa website, yun din po yung presyo nila dito. Ayan. So, ayan guys, kung interested kayo dito sa CRF, meron po sila ditong, actually tatlong color variant, yung black, red, at saka yung white, pero nandun lang po sa pinakadulo. Marami po silang color white available doon. So ayan, kung naghanap naman din po kayo ng pang-offroad na motor na higher CC pero street legal, meron din po silang available dito guys na, ayan, CRF 300L. So itong si CRF 300L guys, pagdating sa kanyang inverted telescopic fork suspension, kakaiba na kasi para siyang bronze gold combination, unlike dito na gold talaga, no? So this one guys is 300cc. So i-check niyo na lang po sa aking YouTube channel guys yung full review ko nito, pero bibigyan ko po kayo ng brief review sa motor na to. Siya po sa headlight is naka LED light, turn signal is naka LED. Ayan, modern na po talaga, no, yung mga accessories niya. Tail light is naka bulb type and turn signal sa likod is naka LED. Pagdating naman po dito, may ilaw na ng plaka, naka-reflector na din for added visibility during your night ride. Siya po ay naka-reflectorized side by side, unlike dito kay CRF 150L, dito lang po yung reflector niya. Well, itong si 300L guys, meron na siyang reflector dito, may reflector na din po siya dito. Braking system na ginamit is, ayan, single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper na yung Brad Ainissen. And pagdating naman dito sa suspension guys, ayan, napaka-solid, no? So napakaganda nito pang off-road guys. Pagdating naman sa gulong, ayan po yung gulong niya. Sa likod may sukat na 120x80x18. And dito sa front naman guys is, ayan, 80x100x21. Ayan po. Tapos, meron na ding guard dito para hindi po mapaso ikaw or yung angkas mo, no? So, ito po guys, meron din po siyang malaking fuel tank capacity at naka fully digital instrument panel na din po siya. Sa mga switches and button, ayan guys. Ayan. So, brief review lang po yung sinasabi ko dito para po may idea kayo kung anong meron itong CRF 300L. So, yun na nga guys, natapos na nga natin ikutan yung mga pang-offroad na motor ni Honda. Ano yung masasabi nyo sa presyo ng mga motor nila? Sulit pa ba sila this year 2023? At ano yung motor na pang-offroad ni Honda yung natitipuhan yung bilhin? I want to know your thoughts below. And syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and God bless!